dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Eterlin Marcos at ang lihim na hiwaga sa buhay niya. Si FEAM ang 10th Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula noong December 30, 1965 hanggang 25 ng Pebrero 1986. Siya ay isinilang noong September 11, 1917 sa Sarat, Ilocos Norte. Si Marcos ay nag-aral sa Maynila at nag-aral ng abogasya noong huling taon ng 1930 sa Universidad ng Maynila. Kilalang kilala siya sa lahat, lalo na sa bansang Pilipinas, sapagkat sa kanyang pagiging kontrobersyal na pangulo. Ngunit sa mga malapit sa kanya, ang Pangulong FEAM ay isang mahiwagang tao. Iniulat na ang kanyang kamatayan ay noong September 28, 1989. Ngunit may tanong ang karamihan. Siya nga ba talaga yon? Ano ba ang nakatagong hiwaga sa pagkatao niya? Halika mga kapatid at ating himay-himayin. Mga kapatid, ating pansinin ang mga litrato. Hindi ba yan ang ating dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Eterlin Marcos? Pansinin natin ang larawan. Medyo kupas na siya sapagkat ang kuhang ito ay matagal na, mga kapatid. At ang uri ng ginamit na kamera ay yung mga kamerang makaluma. Ang kuha ng litratong ito ay noon pang 1989 noong idineklarang siya umano ay namatay na. Subalit mga kapatid, ako ay lubhang nagtataka sapagkat meron akong nakikitang hiwaga sa litratong ito. Kaya naman mga kapatid, sa kalikutan ng aking pag-iisip ay aking hinanapan ng kasagutan ang hiwagang aking natuklasan. Kaya naman, kinausap ko ang taong may alam sa kung ano ang meron sa litratong ito. Siya ang laging nakakasama nung dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Eterlin Marcos sa lahat ng halos ng kanyang mga lakad, sapagkat itinuro sa kanya ang lahat ng dapat niyang matutunan. So ayun mga kapatid, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Tingnan natin ang larawan kung sino itong taong nakadungaw sa litrato. Kaya naman ang tanong mga kapatid, sino naman kaya ang taong ito na nakadungaw sa litrato ng dating Pangulong FEAM? Kaya naman minarapat ko na kausapin at tanungin ang taong may alam sa litratong ito. Ngunit mga kapatid, ako ay nagulat at nagimbal sa kanyang sagot. Ganito ang kanyang sinabi sa akin mga kapatid. Siya itong taong idiniklarang namatay. Subalit ang hiwagang meron dito ay bakit naroon siya sa kanyang burol at nakadungaw sa kanyang sariling litrato. So ayun mga kapatid, sa aking nalaman ay talagang labis ako ay nagulat at namangha. Kaya naman naghanap ako ng katibayan ng kasagutan kung tama ba yung aking narinig mula sa kanyang sinabi. Buti na lang at meron siyang isang bagay na iniabot sa akin. At ang sabi niya, basahin mo ito. Malalaman mo rito ang katanungan na umuukit-kil sa iyong kaisipan. Kaya naman, sa kagustuhan kong malaman kung anong meron sa hiwagang ito, kaya naman aking dali-daling binuksan at binasa kung ano ang nilalaman at ganito ang nakasulat. Reincarnation ni Marcos, hinarang sa naiya.
At ang balitang ito ay naiulat noon pang Abril 5, 2023. So ibig sabihin mga kapatid, ang news na ito ay naipublished 19 years ago. Wow! May katagalan na pala ito. Hinarang ng mga ahente ng Bureau of Immigration na makalabas ng Ninoy Aquino International Airport na iya ang isang lalaki na nagsasabing siya ay reincarnation ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ayon kay Immigration Commissioner Andrea Domingo, hinarang sa NAIA 2 Centennial Terminal ng mga immigration officers ang isang lalaki na nagpakita ng Philippine passport sa pangalan ni Ferdinand Edralin Marcos. Sinabi ni Domingo na ang lalaki nasa edad 60 at nagsasalita ng Tagalog at Ilocano accent ay pasakay na ng Philippine Airlines flight patungo ng Hong Kong. Subalit hinarang dahil sa hinihinalang Peking passport. Naintriga ang mga tauhan ng BI nang makita ang passport ni Marcos dahil maliban sa kapangalan niya ang dating Pangulo ay pinanganak din siya sa Sarat, Ilocos Norte noong Setyembre 11, 1917, kaarawan din ng dating Pangulo. Isa nga sa pahina ng passport nito ay may seal ng Pangulo ng Pilipinas, ayon pa kay Domingo. Sa report ni NAIA BI Deputy Chief for Operations Rodolfo Hino, kinuwestiyon ang tunay na identity ni Marcos. Subalit, iginiit nito na siya si Marcos. Sinabi ng lalaki sa mga immigration officers na nagbalik ang Pangulo upang tuparin ang kanyang pangako. Nagpakita rin ang nasabing lalaki ng calling card ng isang attorney Artemio Corpus na umano'y hippie ng legal division ng Department of Foreign Affairs o DFA. Biniberipika pa sa DFA kung ang nakuhang passport mula sa pasahero ay tunay na inisyo ng departamento. Labis na nagtataka ngayon ang ilang immigration officers nang matuklasang tunay ang nasabing passport at walang napansing anumang pamimiki sa travel documents nito. So ayun mga kapatid, dito natatapos ang inulat sa pahayagang ito. At ayun nga kapatid, nung matapos ko itong basahin, ako ay talagang sobrang nagulat at nabigla. At tinanong ko ang lalaking nagbigay sa akin ito. Ganito ang aking tinanong. Kasama po ba kayo doon sa airport nung nahuli itong reincarnation umano ng dating Pangulong Marcos? At ganito ang sagot niya sa akin mga kapatid. Oo, ako nga. Sapagkat ang sadya namin sa Hong Kong ay upang ayusin na ang lahat ng mga documents na para sa humanity dito sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At kami naman ay natuloy at ito na nga nagawa na namin ang mga documents. Kaya ko ito ibinahagi sa iyo upang ating alalahanin ang kanyang nalalapit na kaarawan ngayong September 11. Alam na alam ko ang nangyayari sa buong buhay niya sapagkat ako ang lagi niyang nakakasama noon. Tunay nga siyang mahiwaga. Alam na alam ko yon. So ayun mga kapatid, doon nagtatapos ang aming usapan. Ngunit atin munang himay-himayin kung anong nilalaman ng artikulong ito. Asya nga pala, credit to the owner sa pahayagang ito. So itutuloy natin mga kapatid. Ayon dito, ito daw ay reincarnation ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Reincarnation nga ba? O siya nga ba talaga itong tunay? Ayon sa kanyang kamatayan, siya ay namatay noong pang September 28, 1989. Subalit, ang pahayagang ito ay noon lang April 5, 2003. So, kung ating kalkulahin mga kapatid, ibig sabihin, 14 years ang nakalipas nung kanyang kamatayan ay nabuhay siya. Wow!
Wow na wow, anong hiwaga ang meron sa taong ito. Oh my God! Wow! Hindi kaya ito talaga ang tunay na Pangulong Ferdinand Emmanuel Idralin Marcos, sapagkat wala naman silang nakitang pamimiki sa kanyang mga dokumento. At ang nakakapagtaka rito mga kapatid, bakit ang kanyang passport ay merong seal ng Pangulo ng Pilipinas? Ipaano nangyari yon samantalang iba na ang presidente sa mga panahong ito, 2003? So ano mga kapatid, hindi ka ba nahihiwagaan? Subalit mga kapatid, ayon sa aking nakausap na siyang laging kasakasama ng dating Pangulo, si Mr. Marcos daw ay nagtapat hanggang sa kanyang kamatayan, kaya siya binigyan ng putong ng buhay. Pahayag 2, 10 hanggang 11. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit nang tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng Diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng utong ng buhay. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. So ayon mga kapatid, gaya ng nabanggit ko kanina, si Mr. Marcos nga ay nagtapat hanggang sa kanyang kamatayan, kaya siya nabigyan ng putong ng buhay. Sa mga hindi nakakaalam, si Mr. Marcos mga kapatid ay isang highly spiritual o mataas ang kanyang paniniwala sa spiritual. Kaya naman kung divine wealth ang pag-uusapan mga kapatid, ang lahat ng code ay kinuha niya mula sa Bible na kung tawagin niya ay Bible Code. Sundan natin mga kapatid kung ano ang nakasulat sa Bible. Kaya naman mga kapatid, ating pansinin ang larawang ito na mula pa sa World Bank. Ang dating Pangulong FEAM ay may daladalang Bible at ang kanyang kanang kamay ay nakaturo sa watawat ng Maharlika. Yan ang magiging watawat ng Maharlika pagdating ng araw mga kapatid, watawat na pahaba. So dito mga kapatid, inaakay ni dating Pangulong FEAM ang mga tao upang sumunod na magiging Maharlika. Kaya tayo na mga kapatid, magtulungan na tayo at magkaisa. Itatag na natin ang bayang Maharlika. Gawin nating paraiso ang Pilipinas at ang buong mundo. DJ Bob.